So, problem number one po tayo sa inverse of hyperbolic function. So, ngayon, sasagutan po muna natin yung mga inverse of hyperbolic function. So, dito meron po akong nilatag na mga formula, which is 1 hanggang 6, which is ito po yung, tandaan po, take note po, ito po yung mga formula ng inverse ng hyperbolic. So, for example, number 1, sagutan muna natin yung number 1. So, number 1, that is y prime. So, huwag niyo pong kalimutan yung mga formula ng hyperbolic. So, dito, tan. So, ano yung hyperbolic ng tan? That is 1 all over 1 minus u squared. So, 1 all over 1 minus u squared. So, ang tanong, ano yung u squared? Ano yung u squared? Ito, yung function ng tan. That is cosine of 2x squared multiply by du. So, sir, bakit naka-squared yan? May cosine lang naman ito. So, naka-squared yan dahil dito. Kasi tignan nyo, minus cosine. O u, ano ba yung u mo? Dito, cosine. Pag minultiply mo yung cosine sa quantity, magiging cosine squared. Times sa du. So, derivative ng ito. Ano ba yung derivative ng cosine? So, the derivative ng cosine, that is sine. Pag sa hyperbolic, no? Sine of what? Sine of... O cosine lang pala ito, hindi siya hyperbolic. So, that is sine. Negative pala, sorry. Kasi ano yan siya? Hindi siya hyperbolic. Unlike kung hyperbolic dahil positive sine. Pero dahil hindi siya hyperbolic, ang derivative ng cosine, that is negative sine. Negative sine 2x. Then, derivative ng 2x, that is 2. So, yan. So, simplify po natin. That is y prime is equivalent of what? Equivalent ng 2 times negative sine, that is negative 2 sine of 2x all over 1 minus cosine of 2x, no? So, ngayon, ito, magkinig mabuti. So, ito kasi, ito, ang ano natin, ang sine 2x is equivalent yan sa, ano, equivalent yan sa, anong tawag dito? So, mamaya ko na lang. So, simplify ko muna. Simplify muna natin. So, that is negative 2 sine of 2x. Ito, makinig mabuti. Ang 1 minus cosine squared is, Pythagorean identities yan ng sine ng, what? 2x. Yan. Nakaano yan? Naka-quantity yan. Identities ng 1 minus cosine squared is sine squared 2x. So, yan. So, ang tatanggalin natin is ito. Pati ito. Isa. So, ang matira dito, that is y prime is equivalent of what? Negative 2 lang matira sa numerator mo. Negative 2 all over dito. Dalawa yung sine dito. So, dahil may sine dito na isa, binawasan mo. So, naging isa na lang yung sine dito sa denominator mo. That is sine 2x. So, ganito lang po yan. Sine 2x, ito, identities niya kasi sine squared 2x. So, yan. Pythagorean identities. So, sine divided sine squared. That is 1 all over sine. O, simply, sine 2x na lang. So, that is, hindi pa yan ang y prime. No? Pwede mo pa yan isimplify. So, ito, reciprocal identities ng negative 2 cosecant of 2x. No? So, yan. Ito na. Yan na yung y prime mo. So, that is y prime. So, ngayon, ang gawin mo, yung second derivative naman, kukunin naman natin yung, sagutan naman natin yung problem natin sa number 2. So, burayin natin yung number 1. So, take note lang. So, problem natin sa number 1. Sa problem 4 lang po ako sa ano natin, no? Sa inverse of hyperbolic. So, that is problem number 2. So, okay lang kasi mahaba-haba yung mga problem ko dito. So, dito, that is y prime. Dito na lang kasi mahaba yan. So, dito, tignan nyo. X inverse ng hyperbolic na cosine minus square root of x squared minus 1. Ibig sabihin, dito pa lang atake na natin by product rule, no? So, yung udv plus bdu. So, that is u times derivative ng inverse of cosine. Ano ba yung inverse ng cosine? Ang inverse ng cosine, that is what? Ito, yung 1 all over square root of u squared. So, that is x squared, no? I think agree kayo dyan. Kasi x lang naman yung function yan. So, multiply by what? Multiply by du. Ano yung du nito? So, that is derivative ng x, that is 1. Yan, no? So, ngayon, minus natin sa u times derivative of b plus plus b. So, that is, itanggalin na lang natin yung 1. Bakit wala naman magbago kahit ilagay pa natin yung 1. So, para kulang na lang, para maraming space. So, u times derivative of b plus b. Ano yung b natin? That is cosine of hyperbolic. Times derivative of u, which is yung 1. Ngayon, derivatives naman ito. So, that is 1 half. Siguro, I think, agree na kayo dito, no? 1 half of x squared minus 1 to negative 1 half times 2x. Siguro, satisfy kayo dyan. Kasi tingnan nyo,
pag tinanggal yung radical, that is 1 half. Pag dinirive mo, negative 1 half times negative, that is negative 1 half. Then yung 1 half minus 1, that is negative 1 half. Then yung derivative nyo sa loob. Ang derivative ng 1 is that is 0. Ang derivative ng x squared, that is 2x. So, yan na. So, dito y prime. So, dito ang mangyari dito. X times dito, magiging x dito. Then square root of x squared minus 1 plus dito. So, ito tanggal na yung 2 dito. So, ito, dahil negative ito, kailangan mong ibaba, magiging ganito siya. Magiging cosine of, unahin mo natin yung hyperbolic dito. 1 times cosine, that is cosine lang. Dito negative. So, kailangan mong ibaba yan. So, that is negative. So, pag binaba mo yan, magiging ano yan siya, magiging positive na. So, pwede mo yung ibalik sa radical expression dahil nakaradical po yan. That is x squared minus 1. Then, dito, yung x na natira kasi 2 lang po yung nawala. That is 2 divided 2, that is 2. O 1 na lang, no? So, meron po natirang x. So, yung x na ito mamumultiply sa 1. So, magiging dito. So, yan. So, dito po matatanggal ito. Bakit? Kasi tingnan mo, like term yan. Tingnan mo. Positive to negative. So, like term. So, that is y prime. Ang y prime mo is ito lang. Yung cosine, yung nagpapagod ka ng sobrang haba, akala mo mahaba yung solution, pero maliit lang pala. Yung kita mo yung problem, ang hirap, pero pag sinolve mo, madali lang pala kasi maikli lang. So, ito yung kagandahan, no? So, ngayon, so problem number 3 na po tayo. So, proceed po tayo sa problem number 3. Siguro, I think, nas ang problem number 4 lang naman ako. So, explain ko lang mamaya yung dito, yung ano natin. So, mga formula po natin, then proceed po tayo sa problem number 3. Yan. So, problem number 3 na tayo. So, that is problem number 3. That is y. So, ito, medyo mahaba-haba ito. That is secant of inverse of 1 square root of 1 minus x squared. So, yan. So, medyo mahaba-haba yan. So, siguro pasensyahan na lang dito. So, that is y prime. Equivalent of what? Equivalent of inverse of secant. Ano yung inverse ng secant? So, dito. Ito, yung negative. Ang inverse ng secant, that is negative 1 all over absolute value ng wala pa lang absolute value yung secant, cosecant pala yun. So u, ano yung u mo? That is ito. Ito, no? So that is ito, tanggalin natin yung radical. Ialis natin yung radical expression ulit. Magiging 1 minus x equals 1 half yan, di ba? Pag tinanggal yung radical. So dito, kasi ito yung formula. 1 all over u. Ang u ng secant kasi is ito. So multiply by what? Ito, yung square root of what? Square root of 1 minus u squared. Ang u mo is ito. So, that is square root of 1 minus x squared. Then, dahil naka-squared yan, lagi ka ng squared dito. So, yan. So, dito naman. Yan. So, multiply sa what? Multiply dito kasi meron ditong du. So, ano yung du mo? Ang derivative ng ito. So, that is negative. Pag tinanggal mo yung radical expression na that is 1 half. Pag dinirive mo, magiging 1 half of 1 minus x squared. Then dito, negative 1 half. Then dito, derivative nung nasa loob, that is negative 2x. No? Kasi derivative ng negative x squared, that is negative 2x. So, ayun, yan po yung sisimplify po natin. So, simplify, that is y prime. So, dito, tignan natin. So, negative times negative, that is positive na. So, wala ka nang isipin dyan, dahil positive na yan. So, dito, that is 1 minus x squared, 1 half. No? So, dito na lang. So, ito, tignan mo, naka-radical, naka-quantity pa. So, matatanggal ito. Then, ito na lang. No? So, anong natira? That is, dito, 1. Ang tinanggal lang po lang, makinig mabuti. Ang tinanggal po lang dyan, yung radical. Bakit? Kasi naka-quantity yan. Pag sinimplify mo, matatanggal. By law of radical expression. So, ito, ang natira lang dito, that is, 1 minus x. Yan. Yan na, ang natira. So, ngayon, ito, paano to? Ito, walang problema kasi tanggal ito. Yung 2. No? At yung problema dyan. So, ang natira, that is ito. Yung, ito, multiply, sign ng multiply. Ang natira dito, that is 1 minus x called negative 1 half of x. Diba? So, ngayon, ang y prime mo is equivalent of what? Ito, positive na kasi negative times negative 2, that is positive na yun, no? So, that is, anong mangyari dyan? So, ito, yung x, multiply natin sa 1, magiging x. Dito, magiging 1 minus x called 1 half, no? So, dito, distribute natin. Negative 1 times dito, magiging 1 minus 1 plus x pala, no? So, siguro agree kayo dyan. Distribute lang yung negative ba? Negative sign. So, baka malito kayo, gigi-distribute lang po yung negative sign. So, try natin. Baka kasi meron pa dito.
Kano kasi ito nakaradikal. So yun ang problema, nakaradikal. So tingnan natin. So dito pala, hindi pala matatanggal ito. So although matatanggal ito, pero may radical pala dito, nakalimutan ko. So kung may radical, ganito yan siya. Nakalimutan ko may another radical pa pala dyan. So sorry, may another radical pa pala. Dalawa kasi yung radical. Yung isang radical natanggal yan. Dahil ang isang radical, yan po yung sa formula niya na nakaradical. Yung isang radical, nasa problem po yan. So ang natanggal lang po dyan, yung nasa radical ng formula dahil may quantity yan. So may natirang isang radical. So ngayon, tingnan natin. Ano man pwede natin i-simplify rito? So rito pwede natin ibaba yan, di ba? Kasi naka-negative yan. So yan, so, pwede natin ibaba yan. So magiging, ano yung siya? Magiging, pag binaba natin yan, magiging dito na. Mag-multiply by 1 minus x squared. 1 half positive na, di ba? So dito, ilagay natin dito. Positive na yan. Kasi naka-ano lang naman yan. Nasaan yun? So, ito negative. Pag binaba mo kasi yung exponent, that is positive 1 half, no? So, ito na lang. Paano natin, ang problema, paano natin ito masisimplify? So, tingnan mo na natin yung problem. So, yan. So, dito pala, matatanggal na pala dito, no? Sorry. Kalitaan natin. Distribute pala yung ano natin. So, ito, yung negative, pag distribute natin, magiging ganito kasi yan. Magiging 1 minus x squared, di ba? 1 half. Pag tinanggal natin yung radical, no? Ngayon, pag dinistribute natin yan, ano mangyari? Magiging negative ito. So, doon matatanggal ito. So, dito, ang natira lang yung negative x squared. So, magiging ganito na lang yan. Eh, positive pala kasi negative times negative, that is positive na. So, ang natanggal yung 1. So, dito, distribute lang po yung, ano, kinumbalt lang po sa radical. So, ipapakita ko na lang po para hindi kayo malito, no? So, ganito po yan. Nung natanggal po yung radical dito, may natira ditong 1. Then meron po nating naka-radical expression dito. So pag pag tinanggal mo yung radical expression, no, magiging meron sa na negative. Magiging 1 minus x squared 1 half. So pag dinistribute mo yung negative dito, magiging negative 1. Then pag dinistribute mo yung negative dito, magiging positive. So ito yung matatanggal. So ang natira dito, x squared. Ngayon pag binalik mo naman sa radical, magiging square root of x squared. No? So I think pag in-square root mo yung x squared, satisfy kayo. Ito, walang problema kasi binaba mo lang yan, di ba? Binaba mo yan, naging positive. Ngayon, pag in-square root mo yung positive, pag in-square root mo yung isang x squared, matatanggal po yung radical, pati x squared. Kaya ang natira, that is x na lang, no? Yan lang po yung matira. So, yan po yung isi-simplify po natin. So, x na lang ang tira. So, tingnan natin. So, yung x, mawawala na dito kasi di-divide yan dito. So, that is y prime is equivalent of 1 na lang, no? Ito. Pag nag-multiply ka ng 1 half to the positive by ito kanina, all negative. I think ito is positive, no? So, yan. So, pag minultiply mo ito, magiging 1 minus x squared lang. So, I think agree kayo dyan. Kasi pag nag-multiply ka ng radical to radical, mawala po yung radical. Which is isa lang po yung makukuha. Yung ano lang, yung common lang. Kasi common lang naman, 1 minus x squared. So, common lang, isa lang mong kukuha. Pag minultiply mong radical to radical, natatanggal po yung radical expression. So, yan. So, problem number 3. So, last problem na tayo sa problem number 4. So, buruin natin. So, problem number 4. So, basta, ang tips lang dito is, although madali lang naman ang inverse of hyperbolic, basta, abisado mo yung concept and marami ka nang nasolve ng problem. Ang pinakamaganda kasi dito, pag nagsolve ka nang nagsolve ng problem, masasani ka talaga. Talaga masasani ka. Which is yung hahanapin talaga ng katawan mo kung paano yung nakuha. Then parang ano na lang. Parang nag-solve ka ng non-solve. So parang madali na lang. Parang madali na lang yung mga problems yun. So parang kasi nasasani yung kamay mo. Di nasasani din yung utak mo. So pag ganun, advance ka na masyado. So yun. So tignan natin. So problem number 4. Yan. So kunin natin yung y prime. So that is y prime. No? Then ito, hyperbolic ng inverse ng sine. So, ang sine po, that ito. So, 1 all over square root of u squared. So, ang u mo, that is tan. So, magiging tan, sorry. Magiging tan, ano yan siya? Hyperbolic, hindi siya hyperbolic. Tan. Hindi siya hyperbolic dito sa function, dito lang. Kung nagkataon na hyperbolic ito, another dalawang formula ng inverse ang nagkataon. So, ngayon, tan x lang, no? So that means magiging tan squared x. Bakit? Eh, hindi naman naka-quantity yan. O, nilagyan mo ng squared na 2 dahil
u is equal plus 1 multiply sa du over dx, which is derivative ng tan, that is secant squared, no? So sir, hindi naman yan secant, hindi naman siya ano, hindi naman siya secant squared dun sa hyperbolic. Ano kasi yan, hindi yan hyperbolic. Tingnan niyo, tan squared lang, tan x lang pala, so wala siyang tan h, so hindi siya hyperbolic. Ito lang hyperbolic na inverse of sine. So that is y prime is equivalent of what? Ito, imo-multiply mo dito sa secant. So 1. So that is secant of what? Secant squared of x. Ito. So makinig mabuti. Ito, magiging tan, ang tan squared x plus 1 is Pythagorean identities yan. Equivalent yan ng secant of x. Ngayon, pag ang secant daw, makinig mabuti. Pag ang secant squared naka-quadratic. So pag ang secant squared naka-square root, matatanggal po 'yan. Siguro alam niyo na 'yun, di ba? So that is y prime. So secant ang natira dito, that is secant squared sa numerator. All over isang secant na lang. Bakit? Kasi siyempre natanggal na 'yung isa. Yung radical mo natanggal dahil may quantity dito. So ang natira 'yung secant na lang. So ngayon i-divide mo 'yan. Matatanggal ito kasi meron itong isang exponent dito. So, ang y prime mo, that is y prime, is ano na lang natira? Log exponent kasi ito. Di ba? Secant squared divided secant, that is secant na lang. So, secant of x. Di ba? So, iyan na po yung y prime. So, di ba? So, iyan na po yung magiging y prime po natin sa problem number 4. And ito na po yung last problem po natin sa problem number 4. So, sorry pala, may nakalimutan ako kasi may nag-message, nagpapa-shoutout. So, shoutout kay Janelle Cueva ng Cebu University and kay Ryan ng Notre Dame University, pati kay Jake Vargas ng ano natin sa ano UM. So yun lang po. So maraming salamat mga lord sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. So kung may mga katanungan kayo, so i-comment niyo na lang. So yan. So it siguro I think ito na yung pinaka-last topic ko sa differential calculus, no? So ito na yung pinakahuli. So ngayon magpo-proceed na po tayo sa integral calculus, which is the second semester of the subject of first year, no, engineering. So yan, so thank you po sa patuloy na pagsuporta.